Isa sa pinakamalaking syudad ng Washington ang Everett na matatagpuan sa Snohomish County o 25 miles north ng Seattle. Nagulantan ang komunidad ng Everett dahil sa isang home invasion na humantong sa murder ng isang Filipina kamakailan. Ang biktima ay kinilalang si Ira Marcelo Sok, isang 31 anyos na tubong Pampanga. Kakabukas lang ni Ira ng kanyang sariling photography studio sa Everett at hinahangaan ng husto ang kanyang husay at galing sa pagkuha ng mga litrato. Kaya't ang mga films na naninirahan sa Everett ay hindi makapaniwala sa sinapit na trahedya ni Ira. Yeah, I was just actually talking with some of my colleagues and the staff here, and some of them knew her personally, and everybody feels it's a big loss because they felt like she was a very nice person with a very bright future ahead of her, a good husband, and you know, she had a son. So everybody feels like there's no sense in what happened. She's a very well-established young business owner, proud. We should all be proud of her successes, and it's so sad. Very unfortunate to hear of her loss. Ayon sa Snohomish County Police, alas 3 ng madaling araw noong Biyernes nang may tumawag sa police at pinapupunta ito sa bahay ng mga Sok. Tatlong lalaki ang di umano ng loob sa bahay kung saan naroon din ang asawa ni Ira at ang kanyang anak. Parehong hindi nasaktan ang mag-ama sa nangyaring home invasion. Hanggang ngayon, wala pang inaaresto ang mga otoridad kaugnay sa insidente. Ayon sa Snohomish County Coroner's Office, nagtamo ng single gunshot wound si Ira na dahilan ng kanyang pagkamatay, kaya't homicide ang sinabing manner of death nito. Dahil sa insidente, nangangamba ang maraming film residents para sa kanilang sariling kaligtasan. We live in near the area, so now we're kind of being careful and guarded. And of course, safety first and prayers. Having a security system are all things that are mindful of. But also in times of when your life is at stake and there's a gun in play, you know, you have to second guess and think about what's the best for yourself and your safety. I'm sure her motherly instincts came into play. Nananawagan din si Aizen sa Asian American community para tulungan ang pamilya Sok, lalo't 6 na taong gulang pa lang ang naiwang anak ni Ira. Sa mga nais tumulong, gumawa na ng GoFundMe page ang mga kaibigan ng pamilya Sok. Hinihimok din ng mga otoridad ang mga kapitbahay ng pamilya na makipagtulungan sa pulisya kung may mga security o CCTV footage sila para sa agarang paglutas sa pagpatay kay Ira at mabigyan siya ng hustisya. We're reaching out to the community, seeking help to find out information, anything that can help with the investigation. We are strongly encouraged to call 911 and the police department so we can help. Para sa TFC News, Bev Lorente, ABS-CBN News.